And we're back na nga dito mga kaibigan sa ating ESL Pro League Season 14 at ako nga pala magiging caster niya for today at solo rank at magiging kasama natin ngayon na si Boss Kenoit natin dyan and yun na nga game 1 Fanatic dito taking itong overpass natin o talaga pinanindigan nila itong map pick nila at itong game 2 tingnan natin Boss Kenoit and I think itong mapa nila is gonna be Dash 2 and the pick naman nila. Tingnan natin kung anong gagawin ng big dito. Tingnan natin makakambak ba sila or makiklean sweep sila ng Fanatic dito. Yon. At Fanatic, wala pa silang laro sa Dash 2 nito. Feel ko mahirapan sila sa big Ano, Boss Gab? Meron ng big 72% winning rate dito sa Dash 2 which is mapick pa nila. So, I give the edge to Big knowing na niya mas marami silang matches played dito compared dito sa Fanatic. And let's see kung ano naman yung pre-prepare na itong Fanatic. Sana naman na mag-step up pa yung or maging consistent pa yung mga plays na itong Fanatic. Ganda na lang pinakita nila nung ano nung city side nila nung overpass And gusto ko lang yung parang yung gameplay nila na umi-info nga sila na Boss Gab, yung parang sinasabi natin kanina. Na hindi nila talaga nila inaabangan. Hindi nila inaabangan yung kalaban. Talagang hinaharap nila and all the players na itong Fanatic. Talagang impact ko, impact frags ang nangyayari. And big naman, medyo yun nga, good start. Pero feel ko naging nag-short lang din dun sa kanilang first up. At yun nga, medyo alam na yung ginagawa nila na itong Fanatic. Feel ko nabasa na rin yung plays nila Talagang basado na itong Fanatic natin dito, Boss Keno. I mean, big dito, Boss Keno. Pero big, for sure, ititake nila itong Dash 2 kasi naabutan ko rin sila bago ako mag-retire sa scene. Big, talagang nangangalampag yung Dash play nila. So, big dito, mukhang experience advantage. Sobrang playground na nila ito. Talagang tingnan natin kung matatamba nila itong Fanatic. So, pistol round and hinge smoke dito si Tabsen para makatalon si Kito. And Tabsen holding his flash for A-short. Going for the info, Kito. Wala makikita dito sa may A-short. 1 minute remaining. 2-1-2 set up for Fanatic. Very passive play. And Tizia naman with his... So, smoke yun. Parang ngayon ko lang nakikita. Ayun, nasa short ba yun? Data, no? Yung bar pa cross. Okay. So, nice mo kanya yung cross and the molly dito sa may A-set. Pero tatalon si Kito. Wala makikita si Alex. Tamang spam lang siya dito sa may elevator area. And Brola naman with the USP. Tapping Tabsen. Pero and Jackie na naman. Also cream for the city. Gets the frag and Kito ang natitira para sa big maipit ni Messi. And now Fanatic gets the pistol round. 1-0 in favor of Fanatic. And clean sweep para sa Fanatic dito mga mga sir no and ang ganda rin talaga ng pinakita ng Fanatic dito na crossfire setup at big medyo natagal na ata sila dun sa nila mid to mid true yan naipit sila no ganda sana nung smoke setup na may smoke yung city may smoke yung cross nakatalon tong si Kito pero nga ganda nung passive setup naman ng Fanatic and Kito. What a headshot. Mainit. Kito with the DGL punishing Brolan and Jackie. No? Medyo matatag dito. And Searson with the scout. Scout versus scout dun si Jackie. No? And man advantage for Big. They have 3 DGLs, 1 PT-50 and a scout. Dito naman Fanatic. Nakita ni Messi si Tizian pero hindi niya mapapatay. Na low niya lang dito with a 25 HP and still big with a man advantage. Gid naman with a upgraded pistol. And yun na, hindi pa rin sila nagko-commit, no? So, iniisip pa rin nila kung saan sila mag-take. And ito na naman, Alex, with a gapang play. Going for the info. Pero may kita ata siya doon. And Alex, naka-isa pa. Oh my God, naiputok niya pala yung MP9 doon and 2v4 situation. Mukhang peace-pit na ang gagawin. And Crims gets died of Thompson. Crims and Messi with the crossfire. Crims again going big and Messi. Woohoo! Fanatic with the 2v4
and still managed to get the round. Grabe yun. Talagang ganda rin talaga ng ginagawa ng Fnatic dito. No? Hindi talaga sila nagpapalasin basta-basta. At mukhang bad decision ata na pumunta dito sa may B-site at dito na nga si Crimson. No? Sobrang ready siya dun sa angle na yun. Pinag-practicean niya talaga yun, no? Oh, ngayon, tsaka ang ganda ng angle ni Messi doon. Medyo may one way nga yung Smoke City ng Big. So talaga nga, minaximize niya yung gap na yon. And let's see kung makita tayo ng E-code ba dito. Ipit dito si Alex, mali-trade ng Glock ni Searson. So kinakamot na yung mga head armor netong Fnatic. And 4v4 situation, Alex. Makakadrop na kanyang M4 doon sa may A-short. Pero let's see, Big... And Tizia, nakuha yung M4 dito sa may catwalk. Brola naman. Grabe, nabangan niya lang si Gade. And the crouch pick na ito ni Gade. Kaso yun lang, madidink na rin or mafifake dink niya itong si Brolan. Gade with a 59 HP. Andito sila sa may A short. Magko-commit kaya sila sa may A site. Ang ganda rin ng angle dito ni Jackie, no? Together with Mezzi sa may A long, ha? So feel ko... isang hit na lang to, A-side hit na nga lang to, pero Jackie na with only USP dito, killing Gade, going for the second, pero hindi, Tizian, nakita yung ulo ni Jackie na Messi naman with a good trade, doon para kaya Jackie no, 3v2 situation, yung bomba medyo malayo at naku po, nasa baba pa tayong bomba, so medyo mahirapan sila makuha to ha, hawak ni Crimson yung C4, and let's see, kung anong gagawin nilang bait dito para makuha yung C4 and bomb drop dun sa may city. And Kito with the deagle. Mapapatay ni Brolan and also Searson. Yun lang, hindi ito matama. Crims. And Fnatic 3-0. Yan na naman ang simula ng Fnatic. Boss Gab, no? Dire-diretso na naman sila dito. Mm-hmm. And the important round to ngayon ha, para sa side ng Fnatic, no? Talagang kailangan nilang ma-close itong gun round natin para yung momentum nila magtuloy-tuloy na, Boss Kenoid. Pero ayun na nga, buy round para sa side ng Big dito. At Searson, ito na nga yung inahanap natin. Itong AWP niya na napakahaba nga naman. Pero tingnan natin kung mag-iinit itong AWP niya ngayon. Ha? Pero yun nga, nabulag siya dito sa may... long side din daw. Ganda talaga ng paggamit ng utilities ng Fnatic dito. Talagang hindi nila pinagbibigyan itong mga players ng Big dito. Ito yung kung makakita na naman tayo ng A-short Asim play para sa side ng Fnatic. Pero Big, mauling itong A-short. Tignan natin kung iti-take ba nila ito or possible for mid to be yata ang gusto nila. Mukhang narinig ka ata, Boss Gab. Mukhang eto na, nakakatawid sila. And ganda rin molly, no? So, makakatawid sila. So, fake molly lang para makatawid itong mga T-side. And let's see. Kito ang mag-isa dito towards the B-side. Punishing Crimps. Pero matitrade ni Alex with the swing. Going for the third. Pero malalow niya lang si Tizian. 3v3 situation. Good aggressive push para kaya Alex. And recovery naman for Big. And let's see kung magbibi. Take, B-side take na ba itong Big? Jackin Ho holding the cross para dun sa tatawid ng na T-side. And let's see kung makakaisa ba siya dito. And yun na nga, hindi na iputok yung mahaba. At 3v3 situation ng flash dito sa may mid. And makakaplant na nga ng bomba ito si Tizian na 20 seconds remaining. Bumplant sa may B-side. So, with a op, killing a Messi. 2v3 situation, going for the retake bomb. Fnatic, they have kit. Kaso nga lang, offer dito si Jackie, no? So, I guess hindi nila i-risk to, no? Since naka-post-plant situation na nga itong Big. And good round for Big. Indeed, good round para sa side ng Big dito, no, Boss Kenoid? Pero, kailangan pa rin nilang magtuloy-tuloy dito para makahabol sila. At matake itong map number 2 natin kasi kailangan din nila, di dapat di sila mapaya dito kasi mapa nila to eh. At knowing na ano no, first dust 2 na itong Fnatic sa ating tournament or ito dito sa ating ESL Pro League. And sila nga medyo nakauna dito ng
three rounds. And yun, first round for a big. And ayun nga, sabi ni Neil Richie, hirap po lang entry. So, possible din na kaya medyo na nalalamangan na itong big. Wala silang ano yung magaling umi-entry. Pero tingin natin, Tabsin. Nakatama, mga anti-flash lang dito para makatalon sa may pit and ilong control for the side of big. At easy naman, magagapang dito. Oh! Probably naman si Broland doon. Good speak ni Broland. Punishing Tizen doon sa may hold niya sa may beach. Lower tunnels. And again, man advantage for the city side and gate. Medyo na naalog niya lang yung ulo ni Alice. Pero yung boost dito ni Amezi sa may box. Let's see, the one way. Makakapunish kaya ng tao to. Let's see, the flash. Pero nalaglag, ganyan nga lang. Pero nakapatay pa nga. Killing Tabsin and Alex Searson. Saka nakatingin and Kito and Gade. Keeping the round alive for big and 3v2 situation. Kito makaplata baba pero mapapatay ni Brola with the one way. Low dito si Gade. And Gade with the 17 HP left. Wala pang plant yung bomba. Good deny naman for the side of Fnatic, no? Double ninja. Expect kaya to? Ano ba? Dalawa sila, no? Ay, nakapatong pa nga, Diyos ko Lord. Let's see. At Gade. Ayun na nga, Jackie, no? With the op. And still Fnatic. Pinaisa lang ang big and makuha nila kanilang pang fourth round. 4-1 ang ating scoreline. Lamang dito ang Fnatic na ang tatlo. And big dito, no, possible for low economy yata sila next round. And good hold para sa side ng Fnatic. Talagang hindi na talaga nila pinagbibigay nitong big, no? Hindi na. Sila. Ito yung makakagandaan sa Fnatic, no, Boss Kenneth, no? Talagang hindi sila nagpapaipit. Gumagawa talaga sila ng play na magiging favorable sa side nila. Pero tingnan natin kung big dito, makakapag-adjust ba sila sa ginagawa ng Fnatic or mababaon na lang sila dito sa ating map number 5, mga sir. Pero need coming in dito sa ating tunnels. Okay. Gade. Medyo nabawasan na ata siya ng HP dito. Pero Jackie, no? Mukhang napasobra ata ng sinigang ata dito si Jackie. Wow, killing ito nga si Gade, ha? Grabe naman yung confidence dun ni Jackie, no? Grabe, early pick dito nga kay Jackie, no? Pero let's see, Crims then with the ult! Will kill Kito dun sa may A-shirt and Alex with the flank. Grabe, nag-alatisit ito si Alex. Oh my God, makakatatua ata. Gets one and... Natag niya lang si Tabsin. Ipit na dito ang big and season with the Glock will kill Alex. And 4v2 situation. And Broland with the SG. And through the smoke. And again, Broland. 5-1 ang ating scoreline. Guys, at Fnatic in their city side talagang they're dominating well. Para sa ating map to. Ganda rin talaga ng tutok dito ni Broland. Sa ating first series, no, Boss Kenneth. Kita mo naman, pagkapatay niya dun sa first guy, umiin po agad siya dito yun. Sa may A-site, which is tumalon siya. Maganda, oo. Talagang binate niya rin itong ano eh. Kumbaga, sige, dito ka. Naka-angle na ako pagsilip niya. Na-headshot na nga. Ito nga, last player na nga big. So, possible na mag-play ang big dito, ha? Kasi meron lang silang low. Meron lang silang pistols. Tech 9s lang and flashes mukhang possible for flash. Pass rush dito sa ating B-site, Boss Kenneth. Pwede. At since nagasa lang siguro gagawin. And, smoke Xbox dito si Kito and Tizen. Smoking short pero hindi. And so upgraded pistols for big. And Fnatic naman talaga namang pinapakita nila. Na kahit unang game pala and Kito, grabe, nice flash coming from Tabsin. Talaga namang iiyak na lang si Alex, walang makikita dun sa may A-shirt and Broland with the off angle dito sa may mid doors. Hindi nakaisa yun na Crims na mabulag and yun na nga, the Tech Knights are doing it para sa big and Crims
with the recovery, killing Quito, 3v4 situation. Alam na ata ni Mezzi na may mga tao na dito sa may B-side, and Mezzi gets one, going for the second, pero hindi. Tizian with the deagle. And ito na, naikod rin na ata dito ang Fnatic or na-force by ng upgraded pistols. Mm-hmm. And talagang na-offer din talaga si Alex din. No? Good crush para sa trade ng Big. Mm-hmm. Na swarm. Pero ang kagandahan din sa Big, no? Despite na nakapatay sila ng isang player ng Fnatic dito, eh hindi pa rin sila nag-commit dito sa A-Short. Tinurn around pa nila yung play nila at nakalason pa nga itong isang player ng Big dito sa mid using this Tech 9. Talagang damaging to para sa side ng Fnatic, ha? So, grabe yung ginawa ng Big dun, guys. Tamang proper flash lang and good aggression dun sa may mid doors. Eh, no, si Kito, talagang gamit na gamit yung flash ni Tapsin, and na-off guard pa nga ito si Brolan. So, again, good round for Big. So, second round nila. Indeed, good round yun para sa side ng Big natin, Boss Kenneth. Pero, shout muna kay Boss YY Kyle natin dyan. Mukhang nakakamoy ng 2-0 mga lords. Fnatic na talaga. Mukhang malaki yung bet na ito ni Idol. Ha? Baka naman, boss. Mm-hmm. Maaga pa to eh. So, hindi nyo nalala. Pero yun yan. Pong, rag. Nakita ni Season. Pero bulag na bulag. Medyo low ano pa siya dun. Ha? Slow pick. And again, Elong control. Nakuha ng Fnatic. Pero dalawa yung tao dito sa may B-site, and walang info ang Fnatic na may nakakagapang na dito towards the A-short, and Mezzi with aggression dito sa may A-long doors, matitrade ni Quito. 4v4 situation, Dakino medyo mabubulag dito, so may info na ang Big na nandun yung offer sa may A-long, and another A-split na naman ata ang magagana, pero Alex will get the frag, killing Gate and Quito as well doon sa may A-long, getting 2. Oh my god, in a 2v3 situation, medyo may ipit lang dito si Brolan. Nakita na nga yung kalaban ni Brolan. Will kill Tapsin, masusunog, pero hindi mo mamatay. And Crims, 2v2 situation na 2 offers ang Big. So, let's see. So, bomb plant, default. And Brolan naman, medyo okay. So, feel ko expect ni Quito to eh. So, tingnan natin. Oh, rinig na rinig na. Oh my god, Quito with the op. Punishing Brolan dun sa may A-long. Pero Crims na lang natitra, and hindi niya na i-risk. Kunin yung round, and still, Big gets the round. 5-3 ang ating scoreline. And ang ganda rin talaga ng pinakita dito ni Quito. Despite na low HP na siya dito sa may A-long. Talagang pinilit niya para magkaroon na nga space para dito sa team nila. At yun na nga, Big dito ngayon, makukuha nila itong round number 8 natin, Boss Kenoit. And meron pa silang double up dito ngayon. Kukuha nila yung isa pang AWP. And, ganda na sana ng depensa ng Fnatic dito. No? Lahat talaga ng players nag-i-step up. Talagang na-upgrade lang itong yung player natin dito sa may A-long eh. Hindi niya expect na double up sila, no? Oo. Ganun nga. Pero, uy, tamang kamot muna sa Gedli dyan. Pili ko, nakaramdam na itong Big na laging pumupush itong Fnatic. Knowing na sila lagi sa city nila nung overpass, no? Feel ko, alam nila na same pa rin yung gagawin itong Fnatic. Pero tingnan natin, USPs, P250 and nasa FAMAS dito for the side of Fnatic. Tingnan natin na 2 rounds na lang ang lamang ng Fnatic, and double up setup naman ng Big. Oh, bago to ah. So the T side naka-double up sa may Dust. So tingnan natin kung makakapunish ba, and the stack A yung apat dito ng Fnatic. T side naman approaching towards the A short. Wala makita. And yun na nga, first frag. Going for Searson and T-Zen as well. We get the frag, killing Jackano, and oh my god, the spam will punish Mezzi, and a clean round for Big. 5-4. Medyo dumidikit na yung laban natin dito. Dumidikit na nga indeed itong Big natin ngayon, Boss Kenoit. Ito yun na nga, gaya nga ng sabi mo, no? Talagang pinapatunayan itong Big
na karapat dapat sila nga manalo dito. At tayo na nga, timeout para sa side ng Fnatic para mapa-cool down naman itong momentum ng big natin. And feeling ko, mag-uusap-usap muna sila kung anong ginagawa ng mm-hmm. big at kung paano sila ma... Nawala yung mic mo ulit. Sa map number 2 dito sa ating ESL Pro League Season 14, mga ano, mga sir. Yan natin, ha? So, grabe at big. Wala eh, hindi mo talaga expect yan na kitang-kita niya naman sa mga nagbe-bet, no? Medyo pantay lang yung odds natin dito. So, hindi mo rin alam, balance yung game natin. Both teams medyo mga nag-adjust din sa kanilang roster. And let's see, Searson with the op dito sa may mid. Pero gumagapang na nga yung bomber na si Tabsen doon sa may suicide. And Crims naman will be disabled dito sa may B site. And grabe, laging binibigay ng ano, no, ng Fnatic yung A-long. Ay, yung big, yung A-long. So, nayaan lang nila tong Fnatic. Lagi nakunin yung A-long. And after that, nakakontrol naman nila yung short. And late A-split. So, nakakuha rin naman silang round. Pero Tizian, grabe yung pick ni Tizian dun. Pero Messi hindi aware dito. Ang big na nandito siya. And Tizian with the refrag. 4 series on 3v4 situation na Alex with the AUG. Aggressive push. Matatag si Tabsen pero hindi niya mapapatay. And Tizian again. Dito sa may A-long. Almost clean round for big. Tayo na ating score dito. 5-5. So, grabe. Duels ang labanan eh. Ang ganda rin talaga ng gaya nga nang nakita mo kanina, napapansin mo Boss Kenneth mo. Mm-hmm. Fnatic dito, sila yung una, nakakaunang mag-take dito sa A-long. And big dito, nire-retake na lang nila gamit itong mga utilities nila at itong AWP. Kumbaga, sige, pumush ka dito at magtiwala ka sa akin kasi naka-opto pag pumiktong A-long. Sure shot talaga yung mangyayari mm-hmm. doon. So, ayun na kasi sabi ko. Mapa ni Searson to pag naka-op na siya eh. So yun na nga, siya ang nakauna dito. Napatay niya si Alsen Gade with the molly doon sa may A-short. Pero yun nga, nakabak na nga itong Fnatic. And low buy, medyo nag-fail pa yung hinge smoke pero okay lang yan. Low buy ang kalaban, Brolin with the deagle. And mukhang stock mid ang gagawin itong Fnatic. So flash sa may mid, walang mabubulag. So yun na, family system lang nga both teams. So, nandun sila sa may A-long, andito naman sa may mid. Ito nga City. So let's see, USP, Deagle and P250, and only Gade na naghahawk doon sa A-long doors. Makakailang kaya siya dito? Is this Ecofrags? Or mauna? Gets one, pero manitrain na ni Brolin. 3v4 situation, Searson naka-op dito sa may platform, sa may A-long, and Kito naman with the backup. And makakaplat ng bombang big Searson. Kahit bulag, napatay si Messi and Kito as well. Will kill a Jack, you know, only Brolin for the side of Fnatic. Magpapasave ng isang AK and a 5-6. First lead netong big. So not bad for their first up. Kahit na medyo nakauna nga itong Fnatic, no? Still nakahabol pa rin. And yun na nga, ang ganda ng paggapang dito ng big talagang no room for error yung pinapakita nila ngayon eh. Kita mo mm-hmm. naman, true. 4-man ang na-takedown nila dito sa Fnatic din na isa lang yung napitas sa kanila. Mm-hmm. Ganun sila, ano, ginagamit talaga nila yung utilities and the man advantage and yung mga double pick. Ano dito si Searson hindi siya nagiging ano passive player muna si Searson dito. Tama na muna ang pagiging aggressive player natin. So paano pa kaya pag nag-aggressive na to si Searson mamaya. Pero tingnan natin ha. Mali mo Fnatic dito sa zero side pala sila malakas no. Parang yun sa overpass. Pwede. Yeah, diba sabi. Pwede no. And Searson naman alam ko sobrang halimo niya mag-off pag ganun, T-side nila. And yun nga, medyo ano lang siya dito, chillings lang. And ayun na, siya ata ang unang entry dito. Siya ang nako, pero entry siya dito sa may mid. And grabe yung ginagawa ng ano, ng big. So again, oy, nakita pa ni Jackie, no?
Hindi pa nagad nakakapap yung Smoke and Creams as well with the the offers ng Fnatic and Thompson. Pero matitry din ni Broland. Broland dito medyo maipit and the Molly coming from Broland pero mapapunish ni Tizian. 3v2 situation. Season and Tizian for big. Are they going big? And again, they get two frags. Only Messi left for the city side. Wala siyang kit. Wala rin ata siyang ano ah. Armor? Ay, may naka-full armor siya. Pero yun nga, 1v1 situation. Very, very doable. Kailangan niya madaliin to, no? And mapaglaruan si Tizian. Wala siyang wala kit. Wala siyang kit, no? Tama, wala siyang kit. Nandun yung kit, oh. Ay, kit ba yun? Nasa may, ano? Tunnel. So, tingnan natin, guys. Oh, yun nga lang. Nakita na siya. Pero yun nga, Tizian. Still, managed to get the round for big. 5-7. 2-round difference na nga dito from tag dito. Nagdire-diretso yung Fnatic pero yun nga, naka-recover zero again. 0-4 ata yun. Parang ganun din eh, 0-4, 4-0 yung ano, scoreline. And naging nga na eh, 0-4 din, 4-1 din yun, nadire-diretso na. Nadire-diretso na. Mahabol na. Pero yun nga, since kanina, nakita rin natin yung ganun, no? Good start lagi Fnatic pero oh si Wilson. Uy, with the ticket grabe nga. Pero bulag na bulag dito si Tizian. Messi naman with the deagle. Will tag Tizian pero mapapatay pa rin siya dito sa may A-long. And alam ko na to. Save na lang ni Broland. At yun nga medyo forced by yung Fnatic. Nag-braided pieces pero napanish sila dun sa may A-long. And Jackie na naman with the slow pick kay Wilson. Pero hindi eh. Feel ko mainit na talaga si Searson eh. Talagang nagiging mainit na dito si Searson. At big dito, medyo gumagamit pa rin sila ng oras again sa Fnatic. Ayaw talaga nilang mag-commit at mawalan ng AKs dito. Man-advantage siya ito eh. Huwag na tayong gumalaw. Hintayin na lang natin pumush yung kalaban. Oo, and, sabay-sabay na lang tayong pumush ng gantong oras. At yun na nga. Surwin na to, pang surwin na yung galawan. Pinapakitaan na ng mga pro plays ng ano eh, ng big. Oo. Minamaba na, pero niya, late ano pa rin, no? Sobrang late ingat nila niya, na. Napamuhuli pa rin sila sa may short and back default dito. And Thompson, makapagdala na bomba. Lang, no? Oo. So, ayaw na talaga ibigay. Maski isang kill for Fnatic. Pero Crims dito ah, mukhang makaka-exit frag, ay hindi. Big dito, nag-ilong na eh. Sa ilong yung ano nila eh, yung X-field point nila kumbaga. Mag-exit. So, big, medyo nakaka-recover na ng ilang rounds dito. Sila naman ang nakakuha ng ilang rounds. And Fnatic, medyo naisira kasi economy nila kaya mahirap sila sa ano eh. Makasabay sa round and Creams idadamay na lang ata si Gade. Creams nakaisa pa nga nang damay pa. So almost clean round for big end round or last two rounds na lang dito sa ating first stop. Maka timeout itong Fnatic pero tingnan natin kung mag pay off ba yung timeout nila. And Creams dito good thing din na natanggal yung isang AW player pa niya itong big, no? So, tingnan natin kung mag-AWP pa rin itong Seagate or iibahin na nila yung game style nila. And Fnatic, kailangan nilang makapag-adjust agad in order for them to come back dito sa ating map number 2, Boss Kenoit. Yep. At yun nga, guys. This map 2, map pick po ng big. And Fnatic, medyo na-stop sila dito sa 5 rounds nila. And yun nga, kita with the smoke to sa may Xbox. And makakatawid yung dalawang player ng Fnatic. Ilong take again for the side of the Fnatic. Pero si Wilson with the op kill again. Killing Broland and Creams. Hello? Tamahin mo yan. Ayun nga, napatay rin ni Wilson yung kampe. 3v4 situation. Grabe yung ano, yun nga siya sabi ko, ano boss, Gab, no? Kailangan makapitas lagi ni Searson. Siya yun. Tapos, ang laking chance talaga eh, na nakuha nila yung round eh. And Thompson naman with the lurk.
punishing jacket, no? So, almost clean run again for Big. Ando yun na nga, Boss Kenneth. Talagang Searson dito, siya talaga yung nagiging star player natin dito sa ating map number 2. At Big, mukhang ayaw nilang pag-saving si Messi dito. Ando yun na nga, spotted na si Messi dito sa may pit area. Pero Gabe, with that headshot, and, just like that, score natin 5-9 in favor of Big, mga kaibigan. Feeling mo ano, Boss Kiba? Anong kulang ba ng ano dito, Fnatic? Ilang rounds na rin straight to eh? 9 rounds ba? Parang 9 rounds na rin eh. Or, oo, tama, no? Pwede mo yung Fnatic, parang hindi ko pa sila nakikita mag-eagle. Ikaw, pansin mo ba? Oo nga, laging parang, may isang nakabaril eh. Oo, nakabaril, no? Hindi nagiging ano yung ano nila, mga buys nila. Hindi nagiging rewarding. Pero tingnan natin ah, medyo... Ano yun ah? Classic Fnatic yun ah. Pwede na, force mo ito. Yung ano, 5 dito Gigan dun sa may ano. Pero off naman yung dati, no? Di ba? Off yung dati. So yun nga. Last round para sa ating first half Big. Grabe yung pinapakita ng Big dito, guys. Dire-diretso yung rounds sila. 9 rounds na sila straight dito. And okay, walang info dun kaya Messi sa may A-long. And flash naman. Ooh, Brolan. Good kill dun kay Tabsen. 5v4 situation. Jacket na naman with the tight angle sa may short. Punishing Tizian. 5v3. Pop flash dito sa may short. And madi-disable nila yung offer dito sa may short. Big with the 50 seconds left. Yun naman, tamang fake lang naka mid to B. Good smoke, eh, no? Good smoke. Oh, nag-react yung dalawang player ng Fnatic. Oh my god, pero Messi. Good aim. Oh! Grabe naman si Glade. Good! Inikutan lang at na-headshot na agad. Oo. Parang nag... Parang yung kahiko lang dati. Na-African sa mukha. Pero yun nga, gate again. With the frag. Doon kay Alex. 3v3 situation. Nasa likod na si Brolan. Uy, sakto yung bulag doon. And Searson makaplat ang bomba. Still very doable for Fnatic. Isa lang yung kit nila. Dito si Jackie na pero good nade. Doon sa short. Ito si Brolan. And tama info lang si Brolan. Kita naman with the Molly sa may CT. And let's see kung mapapunch pa siya dito. And ang tagal nung trade nito ni Crims. And 1v1 situation. Crims. Oh my god! Searson! Woohoo! Grabe, napatalon lang si Crims. Pero yun yun, nakita niya pa rin yun, guys. And Big. 10-5 ang ating scoreline dito, guys. At dire-diretso ng high round. Napako na nga sa 5. Itong Fnatic. So, double digit round. Parang nakakamoy ako ng map 3 dito, Boss. Kapa? Feeling ko rin na mag-map 3 itong laban natin dito sa ating first series ng ESL Pro League. At, pero tingnan natin na Fnatic kung paano nila ika-comeback to. Talagang kaya pa ito eh, basta mag-init lang din dito si, ano, si Brolan tsaka si Crims eh. And itong remaining players sa ng Fnatic. Pero good up to para sa side ng ano, ng big ah. Talagang pinapakita nila yung pagiging experience nila itong sa mapa natin, Boss Kenoid. Ayun niya. At tingnan lang natin, guys, kung ano bang isasagot ng Fnatic sa kanilang T-set. Medyo ang ganda kasi ng ano eh. Opensa nung Big eh, no? So, ano bang basa mo dito, Boss Gab? Maka ano kaya itong Fnatic? Maka recover kaya ito sa runs ng Big? Gaya nga ng sabi mo, Boss Gab. Mm-hmm. Parang Fnatic dito. Ito yung first time nila na maglalaro ng Dash 2. Oo, first time nila ito eh. Ito, talagang big dito, talagang tinitake nila yung advantage nila against dito sa mapa na to. Ayun nga, pero yun nga, tingnan na natin kung mag-i-step up pa yung mga player ng Fnatic. Medyo yun nga na ano sila eh, talagang nahinto nga dun sa 5 rounds and medyo nilamig nga sa amin eh, no? Mm-hmm. Simula nung na-take 9 sila. Oh, dun parang nagdire-diretso yung round. Oo, ano, na take 9, no? Yun na nagdiretso yung round niya. Tilting na yun. So, yun nga.
kailangan ano, i-respect rin talaga lagi yung kalaban nyo kasi one round can change everything din talaga dito sa CSGO, mga sir. Yung round ng Tech9, hindi nila in-expect na may mga pop-flash pa rin, no? Kahit na upgraded pistols lang yung Fnatic doon. And yun niya, doon niya sa round, sabi nga ni Boss Gab, siguro doon din na nag-set ng momentum itong side ng Big. And Fnatic naman siguro, medyo nagugulat lang sa mga plays ng Big End. Ayun nga, pasig ko lang kanina yung ilong control na itong Fnatic. Laging nila nakuha eh, pero parang hindi nila nababasa na since lagi nila nakuha yun and lagi sila nalilikuran doon sa may A-short, no? Doon naman silang, ako, Lagi rin silang na-off-guard dito sa may ilong pag ginagapang sila. Yun niya. Tapos pag retake na, medyo yun niya, hirap na. Since easy plant, lagi itong T-side. Pero hirap nga yung Fnatic since, yun na, first nila eh. First dust nila sa tournament eh. So, hindi mo nabibigla pa yung mga kuya natin. And yun na nga, Boss Keno, it mukhang babalik na ata tayo sa ating first half ng second map natin dito. Sa ating first series ng ESL Pro League Season 14. And dahil na nga, sa mga gusto mag-bet, alam nyo na, PM nyo na yung page natin. Focus Fire Gaming page, mga sir, no? And malay nyo, dun sa third map, mabigyan namin kayo ng tip ni Boss Kenoit, no? Mm-hmm. And magkaroon kayo ng Panjollibee mamaya. Panjollibee yan. Panjollibee talaga yan. Talaga namang One Piece yan, no? Tapos okay, ano, pag-beti ka pa. Two-piece chicken joy and chicken large joy? Coke, large fries. Ganun. Combo so agad. Sarap. Tapos, na indeed. Peach mango pie? Oof. Man, nako po. Medyo nakakaguto mga usapan. Nakakaguto mga usapan. Fnatic dito, Boss Kenneth. Mukhang going for a long take. Ay, at ang gusto sila dito. Oh. Pero uy, bomb drop para sa side bomb ng drop na Lodi Geeks. Mm-hmm. Hirap nito ha. Hawak na hawak yung bomba ni TZ and Alex. Oh, Messi! Pero Tapsin, nakadalawa na nga dun sa may A-set. And Searsol with the bait setup sila dito sa may car end. Big, grabe yung play nila dun. Double car setup. Talagang dinadominate na ng Big itong Fnatic players natin. At Fnatic, wala na ata ito para sa... Wala na ano, nag-i-step up para sa side nila. Si Brolan na lang eh. Kaso, dikit lang din sila wala ni Messi. Wala na masyadong pumapatay, no? Wala na masyadong pumapatay. And Jaqen Ho, parang hindi nagiging pay-off yung ano niya, pagiging offer niya. Dito sa Fnatic. Parang hindi siya ramdam ngayon. Kanina, ramdam na ramdam siya dito sa ano, sa overpass eh. I-off niya eh, no? Pero yun niya, di rin kasi sila makaipon na off kanina eh. And si Yusuf naman with the scout, tagging Brolan. So, full Glock. Ang Fnatic dito, Kito naman, will be spotted dito sa may tunnel. Pero Jaqen with the trade, nakaglock pa nga. Ayok, huwag naman sana tayo makikita ng ano dito, Iko. Full Glocks for the side of Fnatic. And still, nakaisa pa rin sila dun sa may upper turns. And nakakuha ng MP9 and Alex naman nandun na sa may short, sobrang layo ni Alex. So possible makaplan sila ng bomba dito sa may A kung hindi sila mapapatay na ito ni Tizian. Kaso naka MP9 eh. Parang mid grinder to for Tizian. Oh, the dry pick, pero yun nga Tizian. We get the frag and attack niya pa doon si Messi. Good molly for Tizian. And 39 seconds left. And the smoke. Grabe yung hold dun ah. And Tabson gets the head of Alex. 2v4 situation. 30 seconds remaining. And Searsol naman with the scout. Bomb drop dun sa may mid. Jaqen naman natitira dito para sa Fnatic. Nako po. Ayun na. Natag na naman. Pinag-US pina ni Searsol pero hindi niya pa rin mapatay. Jaqen na naman with the MP9. 10 seconds left. Kailangan niya magpamatay dito. Ah, yun na nga. And Big wins the round. 5 and 12 ang ating scoreline. Medyo malayo-layo na to, Boss Gab. Hindi na malayo-layo na. Pero possible na makita ata tayo ng
Bye. Para sa side ng Fnatic, no? So tingnan natin kung paano nila lalaruin ito against Big. Tingnan natin kung paano nila kung paano sila gumawa ng play para makapag-take ng rounds. Pero sa nakikita ko, Jacking, no? Low HP agad siya dito with that 42 HP at Takito. Grabe naman yung aggressive push niya dito sa may underside natin at killing itong si Brolan. Tayo na nga Fnatic, mukhang nga magko-commit na sila dito sa may A-long at bulag sila dito pero hindi nag-connect yung shot ni Tizian sa may A-long side natin. At Alex, meron na siyang control dito sa may A-short. So possible for wrap around play ata ang gagawin ng Fnatic dito. Pero tignan natin ha, itong big players natin, eh meron na silang control sa may A side. Pero ayun na nga, Alex, na off guard niya dito si Tabzen. So 4v4 situation in favor of Big. I mean, in favor of ano na to ha? Fnatic, medyo makukuha na ata nila yung A site natin dito. So Gade with that nade, makakaisa ba? Easy yan with 1 HP. Ayun na nga. Umasi pa pero hindi naging rewarding yun para sa side ng Big. And just like that, mukhang makakakita na tayo ng save para sa side ng Big dito, Boss Kenoit. Ayun yun, Fnatic. Medyo good start or late start na sa kanila to. So 6-12 ang ating scoreline. Hindi pa naman ganun kalayo ang hahabulin nila. No, 6 pa lang naman yan eh. Hindi naman yan 10 or double digit. So possible makadikit pa rin sila if magtuloy-tuloy itong round nila since nakaplant sila ng bomba. Mag-asiset yan ng dagdag sa nilang economy. And ayun na nga. Siguro need lang din na mag-off dito ni Jackie, no? No? So, good aggressive push nga dito kay Kito pero natalo sila dun sa, ano? Sa may A-side pick ng Fnatic. Natalo sila sa, ano, battle of patience dito eh. Lalo dito sa may A-shirt eh. Nabangan din sila eh. Nasa kanila na yung favor yun ng laro na yun eh. Ayan, true. At, okay. 6-12 ang ating scoreline. Ilong control ang ginagawa dito ng Big. Jackino, bulag na bulag. Pati si Tabzen, bulag pero hindi na atawid. Ito si Jackino dun sa may blue. Nauntog eh. Okay na sana, hindi rin nakakita si Tabzen pero nga lang nauntog din siya. Si Jackino dun sa may blue. And man advantage for Big. Again with the huge smoke. Ito sa may indoors, Messi naman. With the AK together with Brolan. 1 minute and 20 seconds left. Tabzen mukhang mapaparotate na siya. Pero hindi. Parang narinig niya ata yung run boost, no? Narinig niya kaya yun. Ikabot yun eh. Meron na siyang info na may tao dito sa may A-shirt natin. At 4v5 situation in favor of Big dito. And meron pa silang AWP. Pero no, season, na low HP ata siya dito. At bulag na bulag na indeed. Pero Tabzen ha, talagang inuhold niya as much as possible itong A site. Pero slowly na nanadig na itong Fnatic, itong A site natin. So 2v4 situation. Ooh, Alex killing itong si Kito at Creams. Follow up na dito sa may A-long side natin. Killing itong si Tabzen. So 2v2 situation. Tingnan natin kung magro-rotate pa sila dito or possible na maplant nila itong bomba. Ito nga, grabe yung naman yung side pick ni ano doon, ni Gade. So, side again. Pick crouch, no? Sobrang sakto lang sa ulo eh, no? So, round na naman ang Big to ha. Pinaisa lang ulit pala ang Fnatic. Pero tingnan natin, 9 seconds. Makaplant pa rin pala ng bomba dito si Alex. Oh no, tingnan natin ha. Low si Alex, 39 HP left. Pero, oop. Nice patahan dito. Oop. Hindi niya atis makaisa eh. Going for the trade lang din naman ang gagawin na itong Big. Ngayon niya alam pick pero hindi nag-connect yung kanyang AK. Gade still mapapatay ito si Alex. 6-13 ang ating scoreline. 3 rounds na lang for the city side. And Fnatic medyo nababaon na sila dito sa ating map number 2 at mukhang magiging tama ka ata, Boss Kenoit. Oo, map 3 na tayo yan. Map 3 na to. Map 3 na ata to, Boss. Pinapatagal pa eh, no? Map 3 na naman ito eh.
Pero good round yun para sa side ng Big, no? Ang ganda ng mga crossfire setup nila dito sa Dust 2. Uy, pero so, jakin dito ha. Spotting two players dito sa ating B. And reported that for sure. Mm-hmm. So, kaya ata sila magde-decide na mag-reverse B ata ito eh. Pero good spam naman doon sa may tunnel ito. Oof! Brolan! Guess the head of Kito. Pasok na sa side ng Kito. Uy, ganda ng dito. Walang makita si Gade doon sa may B-side and Fnatic. Will take the B-side and Jackie na naman nag-hold dito sa may TV's pero mapapatay ni Tizian for B2 situation. Season ni Tizian for the side of Big at I guess save round to for Big. Parang try pa rin ng ano, no? Ng Fnatic yung makuha at least ng rounds. Pero yun nga, minsan na di mo alam, may pag naunahan sila ng frags na itong Big. Mm-hmm. Doon sila ano eh, natatalo eh. And ito na nga yung hinihintay na ano ng Fnatic, no? Na mag-reset itong Big. At looking at the economy, itong 3 big players natin eh wala silang barrel. Pero possible na drapan sila dito ni Zion ng isang assault rifle, ha? At yung iba eh mag-SMG. Pero tingnan natin na kung magtutuloy-tuloy ba itong momentum ng Fnatic. Mm-hmm. Nakakakuha na sila ng rounds eh. Pag ganito, medyo deadly na yun para sa side nila eh. Mm-hmm. Pwede nga dumikit. At hindi naman ganun din kagandaan yung ano. Yung economy na itong city, no? So, medyo broke din sila if ever matalo ang Big dito sa round na to. And Brolan with the utility dito sa may mid. And pop flash sa may short pero walang tao. And knowing na yung Big... Tatlo sila dito sa may default. Oh my god. Magiging disaster to. And yun ang kasi sabi ko, Tizian with the MP9 will kill Brolan. 4v5 situation, Alex. Hindi niya nakita yung po-forward sa kanya. Diyos ko Lord, matatimingan si Kuya dito. Yun ang kasi nasabi ko, Tizian with the MP9 again. Will punish the two guys na ito nga Fnatic and Creams. Aware na may po-push dun sa may A-short. And Searson naman with the op and a flick dun kay Messi. 2v4 situation, 1 minute remaining left, Creams and Jackie, no. Ano kayang gagawin nila dito? And 2v4, very doable pa rin naman. Nagawa rin nila kanina pero yun nga lang si Searson nakahold na dun sa may A-shot and Creams as well, makakapatay. Pero yun nga, nahalikuran na rin ni Tabsen. And last 2 rounds na for Big. Fnatic still hindi pa rin nila mahanap yung tamang face or yung tamang strat para dito sa city ng Big. Talagang hindi agad makapag-adjust itong Fnatic. At nagugulat din talaga sila sa play ng Big dito. And, yung mga aggression nagiging rewarding din talaga para sa side ng Big dito. So, grabe yung pinapakita ng Big. Pero solo dito, Messi dito ha. Meron siyang control ngayon dito sa may A-long side natin. At yun nga. Uy. Nagkabigay na nga dito sa A-long. Messi! Oh my god, the tradings are so good dito sa may A-long. Pero Alex, grabe na agapang na. Oh! Ay, nako! Nag-whip siya. Nag-whip ng konti dun sa may B-side. Pero yun niya, pasok na nga sa B. Itong si Alex, na mukhang binigay niya pa, no? Mukhang double fake to, ha? Ah. Jackie, no? Naku po, dire-diretso. Ah, so... Pili ko, lilikuran niya agad to, ng Alex. Since naka-AK siya dito. Mapapatay niya si Tizian. And 2v2 situation na still doable for Fnatic. 1 minute remaining left. And expect nila na may pupush pero Gade na unahan si Jackie, no? Alex naman with a spray down. Gets the head of Kito and Gade with a trade. 7-15. Last round na for Big. And match point na nga dito para sa side ng Big natin, no? Boss Kenoit. Mm-hmm. And wala pang pera dito nga itong Fnatic. Mukhang ilista mo na. Mukhang 1-1 na magiging score uh-huh natin dito sa series natin, boss. Ayun yata. Feel ko... Medyo mahihirapan yung Fnatic din sa nook ng Big.
Or pwede rin eh. Nakalaban din ata ng ano to eh. Nang Navi tong Fnatic sa ano eh, sa Nook eh. So tinatay anong reset ang gagawin nila, pero yun, upgraded pistols lang dito ang Fnatic Tapsin with the A1S will kill Brolan. Medyo lamang siya dun sa may angle niya. And Alex naman with the Tech 9, Teasel with the Frag, 3v5 situation. Mukhang alam mo lamang eh ang sapala na dito ng ano. Ang Fnatic, no? So I guess binigay na rin nila to. Hmm? Mental na lang to. Mental reset na lang for Fnatic. Babawi na lang siguro sila sa map 3 and Crims, Mezzi with the upgraded pistols. Jackino with the scout. And a still passive play pa rin ang ginagawa dito na big. So they go for the rounds. Jackino with the scout trying to find someone dito sa may city mid. Pero grabe, no? Slow play pa rin ang ginagawa ng T-side. Kaso nga lang, sobrang passive na ito. At yun na nga, Thompson, may ispatan na nga itong si Crims. Kaso hindi niya napatay. Pero gained with the off angle. Sobrang hirap i-check dyan. Yung pwesto ni Glade, ni Gate. Hard check mo pa talaga, na. No? Hard check mo talaga yun. Kung mag-swing ka sa Vitalis. Pero yun nga, good swing naman dito kay Gade. Going for the third frag. Pero Jackino ang natitira dito sa Fnatic. Good molly. 7 HP na lang si Jackino. Ibibigay niya pa. Bigay mo na yan, kapatid. 10 seconds left. And yun na nga. Big 16 and 7 ang ating scoreline. 1-1 ang ating series. So, papupunta tayo sa Nook, which is our decider map. And let's see, Boss Gap, ano bang mangyayari sa ating third map? And congrats dito sa ating big for taking itong map number 2 natin. No, talagang dinikit nila itong laban natin. And tingnan natin kung mare-reverse sweep ba nila ito or Fnatic dito mag-i-step up dito sa ating map number 3. So tingnan natin yan, Boss Kenoy, mamaya sa ating map number 3. Pero grabe yung ano. Sobrang nag-dominate doon ng big, no? So sinabi nila talaga nga ma-pick namin to. Kaya talagang kukuli nila. And hindi naman din ganun kalayo yung score kanina sa overpass. Pero pinahirapan din nila yung ano eh. Yung Fnatic doon kahit ma-pick nila, no? So yun nga. We're going dito sa ating Nook. Pero yun nga, ano ba nga lapses or ang kulang din naman ng Fnatic? Naman ng Fnatic dito sa Dust 2, Boss Gam. Yung mga lapses dito ng Fnatic sa Dust 2 is yun nga, lagi silang nabubutasan dito sa may ilong at nakagapang dito si Kito ba yung nakagapang dito sa may ilong lagi at na-off-guard niya yung mga players dito at sinasandwich nila yung A-site eh. Yo. May pupush ng A-short. Ang ganda ng map-control eh, no? Pag nakukuha na yung aggression ng A-short, eh, biglang lalabas na yung A-long. Eh. Talagang timing is everything talaga dito sa CSGO. And yun na nga. Uy, sabi ni Donnie Chan, no? Kung anong gagawin ng Fnatic para sa ating map number 3. Kung magiging passive play pa rin ba sila or kukutingin nila yung aggressive play nila during early rounds. Yun lang naman yung mga kailangan mo. Eh. Kailangan manalo ka lang naman sa duels. Manalo ka sa mga talaga, asim play na ginagawa mo. Yung talaga yung mga importante dito sa CSGO. Kasi sa strat, ano rin din eh, no? Basic talaga ka lang. Talaga tamang line-up ka lang. Read lang, line-up ng utilities. And yun niya, sabi ni Donnie Chan, wala na si Santaris. Lumipat na po siya ng team, which is yung Eternal Fire. Yan, sabi ni Jewel. Thank you. At yun nga, guys. Mapunta pa nga tayo sa ating map 3. Yung Nook. Ito na, dito na magkakalaman. Hindi rin namin alam ni Boss Gab kung sino ba talaga ang makakuha ng ating series. And yun nga, ang ganda ng matches. Kaya huwag kayong alis dyan, guys. We'll take a short break. And yun nga, kami yung casters nyo. And, I'm Kenneth and I'm with Boss Gab. Babalik kami in a bit.